What up, mga solid subscribers, no? So ngayon, manonood po tayo ng isang video naman po na sobrang controversial po talaga ngayon, no? Kahit po sa social media, guys. As in, sobrang controversial po nito. Ito po yung kay Ted, ano ba yun? Parang watery kasi, ano kayo? Kasi ang hirap magsalita, as in. Ang hirap magsalita pag meron kang singaw. And then, no? Ito yung kay Ted Filon daw, no? And sobrang, di ko pa talaga alam as in ito, pero ewan ko, ang dami talagang trigger dito, no? So, ito ang papanoro natin, itong first video natin ay kay Jiro Pages, no? Shout kay Jiro Pages, no? So, ayoko na patagalin pa. So, without further ado, let's all watch this. The bond and the connection between 18 and SB19 can be argued as something that is already beyond just being mere fans and idols. In a unique sense, in more than 5 years since they've debuted, the relationship between 18 and SB19 can already be considered something like a family. So when something like this comes up, para magkaroon tayo ng grupo na ano, no, hindi naman mangkataasan ng tangos ng ilong. Para talagang ano, original. Oh. 18 will always be there to defend and educate. During their radio show, 18 tangos ng ilong comes up. Para magkaroon tayo ng grupo na ano, no, hindi naman mangkataasan ng tangos ng ilong. Para talagang ano, original. Oh. 18 will always be there to defend and educate. Tapos ba natin? During their radio show, Ted Filon and DJ Cha-Cha, the host Ted Filon made this comment that understandably raised a lot of eyebrows. Stin, sa kanyang first live solo performance... Pilipino ba yan? Oo, Pino yan. Ang magagandang bagay. Yan, ano? All original. Oo, all original yan. Yung kanta yan, bagay. Ano? All original. Oo, all original yan. Yung kanta ka ko? Oo! Itin na yung mga magagandang... mga Koreano. Kasama na din yon, kasi nga the comments of him asking if Justin is truly a Filipino, considering his looks, with additional side comments like this. Para magkaroon tayo ng grupo na ano, no, hindi naman mangkataasan ng tangos ng ilong. Eh, iba na ngayon, syempre. Para talagang, ano, original. Oo. Which many felt as implying that Justin may have undergone enhancements for his nose, making him not quote-unquote original, understandably made a lot of fans and people who know Justin expressed their feelings of disappointment online. Even the name Ted Filon trended number one on X Philippines Trends. Fans came out with their receipts clearly showing that Justin got his looks, specifically his nose, from his parents, with all his family members having the same features. Many fans have also expressed the fact that even if he underwent surgical enhancements, that there's absolutely nothing wrong about it. That not all Filipinos have to be stereotyped with just a single specific facial features, and that most especially, SB19 is our country's pride. Fans pointed out that whatever facial enhancements they go or don't go through, this should be inconsequential, and shouldn't be anyone's business. What should be highlighted is the pride in the movement that SB19 has started, their achievements, the unprecedented milestones, and the invaluable contributions they've made to the recognition and appreciation of Filipino music worldwide. Many fans are hoping that an apology will be extended. Anyways, despite all this, let's continue to stream and support Justin with his debut Surreal. As someone has said before, let your victory be your answer, let triumph be your response. Stay connected, like and subscribe. Yeah, panoor pa tayo isa kay Miss O naman to, no? So gusto ko malaman yung pinaka full na ito, pero syempre panoorin muna ng Miss O. Pero so far sa video na panood ko, sobrang na-triggered na ako kasi na wait lang, panoor pa natin kay Miss O. So guys, ito na yung kay Miss O, no? Panoorin natin to, no? Baka may iba pang inputs dito, no? Pero kung wala talaga, magko-comment na ako regarding dito. So shoutout kay Miss O, no, sa kanya tong video to. Demand an apology from Ted Filon over snide remarks on SB19 Justin on TV. Marami nga ang disappointed sa mga nasabi ng veteranong journalist na si Ted Filon on the news about SB19 Justin and his performance of his debut single Surreal on ASAP Natin To. His comments are so unnecessary, derogatory, and even judgmental, and if it's supposed to be a joke, well, it's not even funny. It is unprofessional coming from a well-known journalist. Yung first live solo performance. Oo, Pino yan. Sa awitin ay yung mga magagandang bagay. All original bagay. Yan, ano? All original. Kasi mo sa awitin ay yung mga magagandang... Kasi mga Koreano. Ko lang nang i-release. Para magkaroon tayo ng grupo na ano, no, hindi naman mangkataasan ng tangos ng ilong. Eh, iba na ngayon, syempre. Para talagang, ano, original. Oo.
the news was supposed to be a promotion and even celebration of the creativity of a Filipino artist, kaya wala talaga sa lugar ang mga naging komento ni Ted Filon na imbis mag-focus sa galing at talento ng isang Pinoy, pero sa physical appearance siya nakatutok. Kung pango ang ilong ay ibabash at pagtatawanan, pero kung matangos naman ay may masasabi pa din pala. Parang sinasabi pa ni Ted na hindi ka original Filipino kung matangos ang iyong ilong. First of all, there's nothing wrong with enhancements, but FYI, walang pinagawa si Justin. Kitang-kita yan even in his old pics, at kitang-kita din na nagmana siya sa kanyang ina. And so with these snide remarks from Ted Filon, fans are now demanding an apology from him, kaya nag-trend ito sa social media at naging usap-usapan sa mga balita. Now demanding... Dito na mag-start na. Ah, ito na. Sabi na ko ng comments dito. Unang-una sa lahat guys, no? Alam niyo naman ang Pinoy ngayon, no? As in, marami na po talaga mga foreigner, like... Paano ko ba sabihin to? Siyempre, ewan ko pa, tama yung term na gamitin ko. Kumbaga, nalahian po tayo. Kumbaga, iba-iba na po talaga yung ating mga lahi. As in, meron na mix na Japanese, meron na mix na American, mix Black American, mix na yun, Korean, mix na... Ang dami, marami na po talaga as in. No? Kumbaga, hindi mo naman sisi kung ba't ganun po yung ano. Pero Justin is a pure-blooded Filipino, guys. No? Correct me if I'm wrong na. Correct me if I'm wrong. Kung hindi mo siya pure-blooded Filipino, pero... sa Pinas siya lumaki guys, and wala po siyang pina-enhance, talagang natural po talaga yung ilong ni Justin talaga as in. And Sir Ted Filon, ito lang sasabihin ko po sa inyo na bago ka po mag-comment, bago ka magsalita sa isang grupo or tao, no, mag-research po muna tayo, wag nang gawin agad na katatawanan yung isang bagay, no. And bago natin sabihin, alam kong ano ka, veterano po kayong journalist, veterano po kayong broadcaster, pero alam mo yun, mag-search po tayo eh. Kasi hindi natin alam na baka isang, dahil sa isang pagkakamali mo lang nasabihin is bumagsak po yung karir nyo as in. No? And syempre, in respect kay Mr. Ted Filon. No? Pero syempre, yun nga. No? May mga fans po na nasaktan. May mga fans po na hindi natuwa sa nangyari, sa sinabi. No? And ayun, no? Doon pa lang sa sinabi niya, Pilipino ba yan? Tapos yun, no? Parang sinabi, parang gawa niya ba yan? Parang ganun, parang ginawa niya ba yung kanta niya? Original ba yun? Original yun, mga ganun-ganun, di ba? Si ito kasi mahirap eh, ito mahirap eh. Hindi ko nila lahat. Pero mostly po ng mga paano mo sabihin, like yung mga 60s or 50s na edad mga ganun, no. Talaga nabubuhay po talaga sila sa generation ng mga nakaraan pa po, no. Hindi sila sanay sa generation ng mga ngayon. Hindi sila nakakasabay, no. So, para sa akin yun nangyari kay Ted Filon, no. Mas sanay siya na nakikita niya yung mga tugtugan na ganito dapat, which is ito na po yung generation ngayon eh. Hindi mo na pwedeng sabayan yung gantong, hindi mo na pwedeng pigilan yung ganito eh. Marami na po talaga tayo. Meron nga mga artist eh. Ito ah, diba? May mga artist tayo na to, sobrang sumasabay po talaga si generation sa trend ngayon. No? As in. Pero meron, syempre meron din mga unique, no. Pero mostly sumasabay po talaga sa trend, no. And syempre, yun pa nga. Yung social media. Wala naman dating social media, diba? Pero ngayon, nagkaroon na, diba? So, ayun lang. Sumasabay tayo sa trend. Sumasabay tayo sa agos ng panahon, no. Kate, nangangati na. Sunburn na kasi. Kung mapansin niyo, mukha ko medyo may team. Kala ako bura ka 5 days. And ayun lang, share ko lang, no. Ayun lang, 5 days. Ito, nangangati na siya, sunburn na siya. I think namamulat na ako, yes. Ang itim na mukha ko talaga si na. And then, balik tayo sa topic. And Mr. Ted Filon talaga, ano, I think kung mas mabubuti sana mag-apologize siya, na explain niya, ano, and alam niyo, hindi naman lahat ng Pinoy is pango. Hindi naman lahat ng Pinoy ay matangos din ng ilong, no. Kumbaga, may Pinoy po na matangos ang ilong, no. Kahit hindi naman 'yan American or what. Kahit pure-blooded Filipino po 'yan, meron pong Pinoy na matangos ang ilong, no. Ano bang gusto niyo? Pag Pinoy, ibig sabihin pango agad? Hindi. May Pinoy po na ano, nga maayos ang ilong, katamtaman, matangos, di ba? May ganun pong Pinoy, no. Meron po, kaya Sir Ted Filon, sana ayusin mo minsan yung mga sinasabi mo. And 'yun nga. Para sa akin, research lang. And ayun lang. Actually, dumaan naman ng SB19 sa ganyan, no. I think si Justin parang wala na sa kanya kung ano masabihin, no. Basta tuloy mo lang, no. And may sinabi pa, no, Koreano ba yung mga yan? Ewan ko lang, parang gano'n, parang Koreano ba yung mga yan? Tapos sinabi yata ng isang host is, or nung isang, tama, isang DJ na, hindi, ano yan, Korean inspired yata, no, parang gano'n. And yun, aminado naman tayo guys, aminado po tayo na ang laki ng influence po talaga ng K-pop sa P-pop, no. Pero, ang nangyayari po ngayon guys is, halos binabali na po talaga ng P-pop community ang ano,
ang masyadong ideal sa pagiging ano, sa pagiging K-pop, no? K-pop wannabe. Although na alam natin sa mga nagsisimula po talaga, may mga nakikita po talaga ako halos ang ginagawa nila is talagang K-pop inspired na po talaga, no? Ang ating Mahalima dumaan po talaga sa ganyan, sobrang laki po ng influence po sa kanila ng K-pop, no, no? And especially BTS po, and alam ko yan, si Stella at saka si Josh, no? And yun, BTS talaga sobrang laki ng influence sa kanila. Maraming K-pop pero BTS sobrang laki ng influence sa kanila, no? And ayun, I think, dumaan po ang SB19 sa ganyan. Pero iba na po sila ngayon, no? Iba na po talaga sila ngayon, no? Ako, I am a big fan of SB19, subaybayan ko sila way back, Go Up era pa po yan, nagsisimula pa sila. Alam niyo yan guys, sa Go Up, doon pa lang nasubaybayan ko na po ang SB19. Halos yung pang, yun yata yung pinakauna kong video na P-pop group eh, yung SB19, no? Yun yan, I'm very sure na yun sila, no? And doon halos nag, doon ako natuwa na pasarap pa na mag-upload ng videos, lalo na pag yung mga ganun relate, nakaka-relate ka sa ginagawa nila, no? And ayun lang, basta binali na ng SB19, no? So ayun lang, sana po mag-research tayo, Mr. Ted Filon, and 18, I think, alam kong bubombay niyo Sir Ted Filon, pero sana maalog siya, as in, and sa mga upcoming mga ano niya, mga labas niya, like upcoming na mga ano yung mga broadcasting niya, is makapag-share siya ng thoughts regarding po dun sa sinabi niya, no? And talagang mahirap po yung ganyan, no? So ayun lang guys, alam ko yung iba sa inyo dyan is triggered, pero hayaan nyo na po, no? And hayaan nyo na po si Justin nga, hihayaan lang yung mga ganyang bagay, no? Kasi sabi, aminin natin sa sarili natin, meron po talaga mga tao na mangmang sa ganyang bagay, no? And ayan, kumbaga veterano po siya, pero pagdating sa ganyang bagay, medyo hindi niya alam yung sinasabi niya talaga, as in. That's only my opinion, no? So ayan guys, alam nyo na yan. So ayan lang, kung meron kasi mga kalikomment, double or message nyo sa Facebook, please, point to peso, DC, point to peso, signing out. Peace! Fighting 18, let's go and let's cheer.